Yan yung ating kapitbahay, ginagawa po yung gate mga kapalmlat. Ito naman po yung ating barangay road. At ito po yung ating electricity. Malapit lang po dito yung ating property. Nasa 100 meters lamang. Dahil huling puste po ito mga kapalmlat. At naglagay sila ng tubo. Papunta po yan na dyan ho dadaan yung kuryente papunta po doon sa lupa. Okay? Yan mga kapalmlat yung tubo na papunta po dito sa ating lupa na kukuha na ng video. Overlooking po ito at nakikita po yung Mount Banahaw. Yan po sanahan mga kapalmlat. At ito po yung magiging daanan ng sasakyan papunta sa loob mga kapalmlat. You're watching Realty Philippines TV. Please don't forget to subscribe. Ngayon mga kapalmlat, ito po yung hinukay nila na paglagyan po ng puste. Dahil mayroon pong itong right of way. Ang haba po nito ay nasa 30 meters lamang. Mula dito sa magiging puste hanggang dito yung puste niya mga kapalmlat, yung gate. At hanggang doon po ay 30 meters. At ang kanyang luwang po ay 3 meters. Ayan, naririto na tayo sa bandang gitna mga kapalmlat. Hindi pa po ito umpisa ng ating lupa. At dyan pa, sonahan konti tayo mga kapalmlat. Ito po yung magiging kapitbahay po natin. Maraming pananim din po sila mga kapalmlat. At ito po yung puste mga kapalmlat. Papunta po dyan sa lupa. Dyan, mga 100 meters mula doon kanina sa huling puste. At mula naman dyan sa magiging gate, yung barangay road naman ay 30 meters papunta dito sa umpisa ng ating lupa. Yan na po yung umpisa mga kapalmlat. Yung nakikita nyong barbed wire na yan, dyan po mag-iintrada. Okay? At ang total area po nito, clean title ito mga kapalmlat, ang kanyang sukat po ay 4,800 plus square meters. Yan mga kapalmlat, naputol yung ating video. Ulitin ko lang po, ang kanyang total lot area ay 4,886 square meters. At ito po yung kanyang bakod mga kapalmlat. Okay, nakabakod na po siya at may mga bagong muhon. Newly surveyed po ito mga kapalmlat. At maraming mga tanim na nara and then rambutan, orange at saka po kakao. Ganun po yung mga nakikita natin dito mga kapalmlat. At ayon po sa may-ari nito mga kapalmlat, ang nara po ay 100 iron wood. Ay nasa 75 na puno mga kapalmlat. At kasama na po yung kubo na ito. Yan, overlooking po siya mga kapalmlat. At ito pa po, meron po tayo nakitang sampalok mga kapalmlat. Natural na pampaasim. Yan naman po yung rice granary dito sa Santa Maria Laguna. Yan, ang ating location po mga kapalmlat ay Santa Maria Laguna. Sa mga interesado po ay tumawag lamang dyan sa mga cellphone numbers na naka-flash sa ating screen. At bagong gawa po yung kubo na ito mga kapalmlat. Yan, Derek to the seller mga kapalmlat. Ayan mga kababayan, sa mga interesado po ay direkta po sa owner ito. Wala na pong agent na kausap. Mismo yung seller po yung inyong makakausap kung interesado kayo sa lupa na ito. Yan po yung tubo na kanilang i-install mga kapalmlat. Ora kung kayo po yung makabili nito ay install lang po yan mula doon sa supply po dyan sa baba mga kapalmlat from water district. Ora pwede rin kayo magbaon ng puso dito sa lugar nito. Ito po yung mga nara dito na bagong tanim mga kapalmlat na sa 100 dito. At maraming pong mga dalandan. Yan. At ang lupa po ay 50% yung kanyang flat at 50% yung kanyang slope. Ayan po mga kapalmlat, maraming pananim at kagandahan pang isa mula po dyan sa munisipyo po ng Santa Maria ay nasa 4 kilometers lamang yung ating distansya. Ito po yung bagong lagay nila na barbed wire. Yan po yung boundary mga kapalmlat. Yan, ito po yung mga kakao dito kasama sa property. At mula dito mga kapalmlat hanggang doon sa barangay road kanina ay 30 meters. At mula doon sa entrada kanina hanggang doon sa huling puste ay nasa 70 meters. Yan po yung view dito mga kapalmlat. Yan, very refreshing. Yan, i-close ko lang po yung ating kamera. Ganun po kaganda mga kapalmlat yung lugar na ito. Yan, at ang halaga po mga kapalmlat ay aking sasabihin na sa inyo. Mga kababayan, ang dahilan po ng pagbinta nito ay nakabili po siya ng property dyan po sa Mahayhay, Laguna. Yan. Ang maging payment po nito ay doon po gamitin para po i-develop yung area na nakuha doon malapit po sa ilog. Okay? Kaya po ito'y ras, kaya po mura mga kapalmlat. Yan.
Sa mga interesado po ay tumawag agad kayo mga kapalmlat at magpasit agad ng tripping para hindi kayo maunahan mga kapalmlat. Kaya ko sinasabing para hindi kayo maunahan kasi clean title ito mga kapalmlat at hindi po ito rights gaya sa dipolo na sabihin sa inyo na paunahan na lang. Yan. Ito po yung mga bunga ng kakao dito mga kapalmlat. Yung iba po ay may team na pinababayaan, hindi po in harvest. Nasa Amerika po yung seller mga kapalmlat. At kung kayo interesado, tumawag lamang kayo sa amin at kayo po ay direktan yung makakausap yung mismong may-ari nitong property. Okay? At yan po, maraming pong salamat sa inyong pagtitiwala. At muli from Santa Maria Laguna, ako inyong kapalmlat, Rosendo Saminyan. Kayo po ay nanonood sa inyong paboritong himpilan, Realty Philippines TV. Mabuhay tayong mga Pilipino.